Magandang araw kaibigan, isang kwento ng pag-ibig ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig at hahaplo sa inyong mga puso. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago pa lang kayo sa aking channel ay pakiclick ang subscribe button, gayon din ang bell icon para palagi po kayong updated sa padating pa na upload. Napatingin sa kanya si Mr. Diaz habang hawak ang telepono. Nasa may mesa ito nakaupo. Ayaw niyang mawala ng galang pero hindi niya gusto ang mga ganoong salita na tanga, boba, o kung ano pa man na makakapanghamak sa pagkatao ng isang tao lalo pa kung babae. Malandi siya. Aminado siya pero kapag ayaw niya sa babae, wala siyang sinasabing masamang komento dito. He just simply says no. Ayoko. Leave. I don't like you. He doesn't follow those words with subordinating details like kasi pangit ka, kasi bobo ka, or whatever that fucking reason is. Ibaba mo ang phone mo. Now! Kalmado, pero mariin niyang uto sa lalaki na nagsalubong din kaagad ang kilay. Kakasayata ito. Dumako ang mga mata niya sa mamahaling vase na nakadisplay sa office nito na sa pagkakaalam niya ay imported pagaling China at binili sa auction ng emperador. Hinawakan niya yun at walang kabog-abog na itinulak. Basag ang milyong vase. Pakialam niya, baka pati mukha ni Diaz e basagin niya rin. Nakita niyang napatayo ang lalaki at naikuyom ang kamao. Wala kang ugali talaga! Singhal ng lalaki sa kanya. Nag-igting ang panga niya sa inis. Ikaw ba meron? You don't have the right to insult my secretary in front of my other employees because whether you accept it or not, I own this whole company and that includes your seat. So fuck your ass now and stop complaining or denouncing your damn complaints to my father. Gigil na asik niya sa lalaki. Matagal na siyang busit sa Diaz nito, nakaharap niya. Dati pa lang noong kagagraduate pa lang niya, ay wala na itong masabing maganda tungkol sa kanya sa harap ng mama niya. Namumuro na sa kanyang lalaking ito. Halata kasing inggit sa kanya. Palibhasa, ay walang sawang ipinag-aalukan ng apo na babae na ipaasawa sa kanya. Matagal na niyang gustong palayasin ng lalaki. Kaya lang, hindi niya magawa dahil kahit paano, mahiya naman siya sa papa niya na personal na nag-hire sa lalaki at sa kumpanya na tumanda. At wala siyang karapatan na palayasin ng lalaki. Pero sa edad na nitong 55 pa lang, para nag-uulyan ni na yata. Baka si Pai na talaga niya palabas ng kumpanya. Your secretary is stupid! Ganti nito sa kanya. Relationship goal, CEO? Pati ba pipitsugin mong secretary? Ay pumapatol ka? Nang uuyam ng ngiti ang pinakawalan niyon sa kanya. Mind your own shit! No one dares insult the people who I personally accepted in this company. And that includes a janitor or an elevator girl. Now, get your fucking face out of my sight before I make any legal action to force the board and impeach you. That's more disgusting, Diaz. Rather than being kicked out of my company because of your unethical behavior. You're old, but I guess you never got a chance to learn by the law of my company. Lalong tumalim ang mga mata niyang nakatunghay sa mukha ng kausap na parang bulkan na sasabog sa galit. LM turned his back. Leave now and bring with your cheap vase. He's calm but still arrogant. He shook his head and tried to calm himself. Huminga siya ng malalim habang naglalakad papasok sa executive department. Mas kalmado na siya kasi nailabas na niya ang inis. Nakita kaagad ng mga mata niya si Queenie na may sinasalansan sa shelf. Nakatalikod ang dalaga sa kanya kaya kitang-kita na naman niya ang pinagigilan niyang puwet nito. Back to the old habits, LM. Hi, pretty secretary. Biro niya sa dalagang nakatalikod na kaagad na napapihit. Ikaw, sir? Singhal nito sa kanya na nakaagaw ng atensyon ng lahat kaya bahagyang tumigil. Tumaas ang kilay niya at kumamot sa ulo. In my office, honey. Anya lang
at nilayasan ng dalaga pero ramdam niyang mabilis na sumunod sa kanya. Diretso siya sa silyat na upo na nakasandal doon habang sinisipat ang kabuuan ng maganda niyang secretary. Wala pa ito sa proper uniform. Nakabistida lang suot ang salamin na di niya alam kung may grado. Humawak siya sa armrest. Mukhang mahaba-habang sermonan ito. Fasten your seatbelt, LM. Hindi niya ugaling makipagbangayan, lalo kung hindi naman siya bad trip. Mana siya sa Tito Migs niya at ngayon ay mukhang si secretary ang boss at hindi niya alam kung bakit parang hindi na ito takot sa kanya, samantalang noong interview ay ramdam niya ang tensyon at kaba. Remove that eyeglasses first, utos niya at sumunod naman ito. Maganda talaga. Bakit late ka na naman po, sir? Nasabon po tuloy ako. Hindi ko alam kung paano ko po ipapaliwanag ang sarili ko ron kanina. Sa uulitin na mali-late ka pa, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Actually, hindi ka late eh. Wala na hong inabutan pa. Ako ang namura at ako ang nasabihang bobo. Sir naman po, magtino naman kayo. Kung ayaw niyo po sa trabaho niyo, ako mahal ko pong trabaho ko. Ayoko po masisanti, sir. Please naman, hindi po kakain ng pamilya ko. Kulang na lang, pumiksi ito sa harap niya pero formal pa rin. Ang hindi lang ay ang pananalita na tila nakalimutan niya tambos siya. But it's okay, no harm. Walang kaso yun sa kanya. Hindi siya istrikto, lalo pat ang ipinaglalaban naman nito ay ang tungkol sa trabaho para sa pamilya. Bibihira kasi sa mga babaeng nasa alta sosyedad ang ganitong may pagpapahalaga sa pamilya at may concern sa magulang. Nakakabilib lang. That's all. He just remained staring at her. Hindi nito alam ay nasisante na niya si Diaz bago pa ito matanggal sa trabaho. Is it amazing? He became a secret hero. Malakas ang loob ni Queenie na pagsalita ng boss niya dahil alam niya na sa kabila ng mga katarantaduhan nito at pasigaw-sigaw noong araw ng interview ay cool ito. Cool para sa kanya ang boss na nagsusumiksik sa ilalim ng mesa at tumago sa likod niya na makita si Doña Divina. May kabasiya, pero hindi dahil sa takot, dahil sa mga titig nito at kagwapuhan. Anything more, lady boss? Biro pa nito sa kanya, sabay tawa. Buisit lang talaga, wala malang reaksyon sa sinabi niya. Tuwa pang nasermonan, pero gumaan ang loob niya na masabi niya rito ang inis niya. Ewan ko po sa inyo, sir. Napapailing na sagot niya at ibinaling ang mata sa sahig. Bumugas siya ng hangin. Para itong bata pag pinapagalitan. Pasok sa isang tainga, labas sa kabila, at bukas ay uulitin na naman ang kasalanan. If you have nothing to say, go to the company's tailoring just beside this building. Iparash mo ang uniform mo at gusto ko ka mabukas ay tapos na. Charge to the company. Utos nito sa kanya kaya tumango na lang siya. At least, sigurado siyang kanya pa rin ang posisyon dahil mag-uniform na siya. Tumalikod na siya nang muli ito magsalita. Skirt not too long. Half of your thighs will do. Anito pa kaya nangunot ang noon niya. Bakit naman po sir pati uniform kipapakalaman niyo pa? Naghihimagsik na tanong niya. Anyak talaga. Do it or you're fired? Tanong nito na seryoso mukha, naniningkit ang berdeng mga mata. Sabi ko nga po, maikli dapat ang skirt ko. Anya tuluyan na itong tinalikuran kahit narinig pa niya ang mga mahinang tawa nito. Grabe lang, mabait naman nga sana. Ubod naman ang manyak. Pati siya ay parang pinagtitripan pa nito at kung hindi lang sayang ang 35,000 monthly plus OT, magre-resign na lang sana siya. Lalo na't ubod naman ang pasaway ang boss. LM picked up the phone and dialed Luxury Tower Mall's landline number. He'll order a shoe for her. Tansya naman niya ang sukat ng paa nito. Saka bayad na rin sa pagsambot nito sa kanya. Di naman alam na naiganti na niya at wala rin siyang balak sabihin dahil kahit sino man ang nasa katayuan nito kanina ay pagtatanggol din niya. And maybe a pair of shoes will give her a little gratitude. Isa pa ay napansin niya na yung sapatos pa rin niya na pinutulan niya ng takong. Ang suot nito, malamang ay nagtitipid pa roon sa ibinigay niyang tip kaya hindi pa nakakabili.
Siya na lang ang bibili para hindi mabawasan ang pera ni Queenie. Baka may padala pa nga nito sa mga magulang ang pera at isang bagay yun na iniisip niya kaya inunahan na niya si Diaz na palisin sa pwesto. Sabi kasi ni Queenie ay may financial crisis kaya nagtatrabaho ito ng dalawa. Naaawa siya kaya di niya lubos may isip kung matatagalan ito sa isa pang trabaho. Buti na lang naging maagap siya. Kung hindi ay konsensya pa niya kung tuluyan itong mawalan. Total, siya naman talaga may kasalanan at sinalusiyan ito. Amen, LM. Mapupunta ka sa totoong langit. Kahit lagi kang nasa langit sa lupa. Bungis-ngis na naman siya. He opened his laptop and a woman's picture showed as her wallpaper. Napangisi lalo siya. Litrato iyon ng babaeng naka-one night stand niya sa Hawaii Beach kailan lang. He just adored that woman. It's time to work. Pahinga muna sa pambababae. Oops! Hindi naman siya ng bababae. Siya ang hinahabol ng mga kababaihan. Magkaiba ang dalawang bagay na iyon. LM doesn't chase a woman. Women chase him. Pinagbibigyan lamang niya ang mga iyon sa kagustuhan. Sino ba naman siya para magnamot ng biyaya? Isa siyang malaking biyaya. Ang kagwapuhan niya at galing sa kama, kaya naman hindi niya pinagdadamot iyon para naman may maganda siyang nagagawa kawanggawa. LM ignored the ass in front of his face and removed it. Parang hindi na kayang tiisin ni Queenie ang antok niya. Kanina pa siya dumudot-dot sa computer pero pumipikit na siya. Baka naman pwede siyang umidlip. Di niya yata kakayanin ang trabaho sa umaga. Trabaho pa sa gabi, pero kailangan niya yun. Dalawa pang gabi ng trabaho sa car wash ay makakabayad na siya sa renta sa may-ari ng inuupahan niya. Ay, Diyos ko po. Kailan ba ako yayaman? Naisandal niya ang ulo sa sandalan ng upuan nang bumukas ang pinto ng office ni LM kaya napaayos siya ng upo. I'm going out. Anito sa kanya at magmamadaling isinara ang pinto. Na naman po, sir? Laglag ang panga niya. At para bang ang antok niya ay kasama na nitong lalayas. Aba, kadarating pa lang nito? Hindi pa nga yata ito nakakaisang oras sa opisina. Ay aalis na naman. Oh, stop questioning me. Besides, wala na yata akong schedule today. Saglit itong tumigil sa harap ng mesa niya pero mabilis rin na kumilos papaalis. Hep, hep, hep! Pigil niya sa amo na saglit na tumigil na naman sa paglalakad at pumihit paharap sa kanya. What? Nakaarko ang mga kilay nito na tila ba parang atat na makalayas. Baka may kakatagpuin na naman itong babae. Diyos mio, walang sawa ang haliparot na boss niya talaga. Sinamantala niya ang pagkakataon. Mabilis niyang tiningnan ang talaan niya na nakadikit sa dingding na nasa tabi ng computer. Nangunot ang noo ni LM. What's that? Tanong nito at nakatingin sa papel na nakapaskil niya sa pader. Ito po sir ang bagong organizer ko. Every day, magsusulat ako dito para sa oras na lalabas kayo ng office nyo. Nasa pinto pa lang kayo, ihaharangan ko na kagad kayo. I'll check first your schedule. Mahirap na pong bumagsak ang kumpanya dahil sa kahumalingan niyo sa... Napatigil siya nang biglang nanulis ang huso nito at naningkit ang mga mata. Inayos niyang salamin na suot. Kahumalingan niyo sa babae. Kabisihan niyo pala sir, I mean. Gusto ko pang mabuhay so I have to watch your actions. Paliwanag niya rito. Oh come on, Queenie Anne. You're not my mama. Parang nabuburyong nasabi nito sa kanya, tumalikod na naman kaya nataranta siya. Sir! Papihit-pihit siya sa upuan at kaagad nainis sa isang lista niya sa schedule. Sir! Sigaw niya. Darating po si Papa niyo, alas tres! Ang lakas-lakas ng boses niya at wala siyang pakailam kahit nakatingin sa kanyang ibang naroroon. I'll be back before he comes, baby. Sambit nito habang naglalakad papalayo. Lumingon pa ang magaling niyang amo at tinaasan baba na naman siya ng kilay kasabay ang playboy smile. Napatulala siya. Baby na naman daw, ipinarinig pa nito iyon sa lahat. Pasimple niyang inihulog ang ballpen ng mapansin na nakatingin pa rin sa kanyang lahat. Ay nahulog! Ani at unti-unting lumubog sa kinauupuan para lang makapagtago sa kahihiyan. Mapapachismis pa yata siya nang wala sa oras sa amo niyang babaero.
Waste naman kasi dahil kung ano-ano na namang lumalabas sa mabuladas na bibig. Para iyong sinto-sinto. Malamang kung hindi lang matigas ang paninindigan niya ay baka nagkandarapan na rin siyang magpapansin sa boss niyang yun. Maharot kasi at mapangakit na tunay si LM. Sa mga titig pa lang nun ay parang sinasabi na kagad na hubad na bilis. Ano kaya ang ama kung ganon din? Alam niya kasi na kontrobersyal ang ama ni LM nung hindi pa nakakapag-asawa. Pero nang maikasal naman ay tahimik ng mundo at sa mga nakikita niya sa pahayagan na mukhang masaya naman ang asawa noon. Baka tumino naman iyon. Baka ang mama ni LM ang katapat ni Romano Miguel. Pero hindi ba ang sabi ay bad habit is so damn hard to die? Posible nga kayang totoo? Pwedeng magbago ang isang lalaking babaero kapag nakakilala ng isang babae na mamahalin? Nagkibit balikat siya sa ilalim ng mesa. Ewan, hindi niya alam kasi hindi naman siya babaero. Lalakero pala. At maniwala siya kung lumuhod pa ang isang tulad ni LM si isang babae. At sana masaksihan niyo ng dalawang mga mata niya para naman kahit papano ay maging proud siya sa boss niyang parang suyod na dumadala ng mga babae kung saan saan na lang. Kahit hindi kakilala. Miss Queenie? Anang boses sa may mesa niya kaya napangat siya bigla. Ouch! Nasapo niya ang ulo na nauntog sa mesa. Buisit. Kahit siya ay pawala-wala na rin sa katinuan ng isip niya. Ano po yun? Tanong niya sa lalaki na mukhang ahente ng funeraria sa attire. Nakakurbata iyon habang suot ang polong pang elementary ang tabas at may salamin sa mata. May bit-bit na paper bag ang lalaki. Hindi po ako kukuha ng kabaong. Bata pa po ako kuya. Aniya kaagad sa lalaki na natawa na mahina dahil sa sinabi niya. Hindi ako ahente ng kabaong miss. Ikaw ba ang sekretary ni LM? Tanong niyon sa kanya. Opo, bakit po? Tanong din niya. Kukurap-kurap siya sa lalaki. Nag-iisip siya dahil baka bomba ang laman ng lecheng dala nitong paper bag. Inilipag noon ang paper bag sa ibabaw ng mesa niya. May logo roon ng isang tower na korting tea na napapagitnaan ng letrang L at M. Ano yun? From Luxury Tower Mall. Sapatos ito, miss. Wika nito sa kanya. Nalaki ang mga mata niya. Galing sa Tower Mall? Diyos mio, kanina po galing. Baka ang isang buwan ng sahod niya ay kulang pa sa pambayad ng sapatos galing sa mall na yun. Alam niyang doon nakakabili ng mga imported na sapatos galing sa ibang bansa. Kaya ang mga artista ay di na dumarayo sa France o kung saan pa para makabili. Direct supplier ang mall na yun ng mga branded shoes. At alam niyang pag-aari iyon ng mga Miguel. Isinulong niya pabalik ang paper bag. Hindi po ako nasisira ng ulo kuya para bumili ng sapatos doon. Baka po sa ibang sekretary yan at kung ang dating sekretary po ang umorder, wala na po siya kahapon pa at nag-flight na. Aniya at ngumiti pa ng pilit. Isinulong yun ulit ng lalaki pabalik sa kanya. It's for you and it's for free. Courtesy of LM. Paki-fit na lang miss para ma-check kung kasya. Ngumiti rin iyon sa kanya. Courtesy of LM? Binilhan siya ang sapatos ng boss niya? Sinasamantala ba noon ang pagiging Miguel para makapag-shopping ng libre sa mall? Aba, malulugi lahat ng kumpanyang pag-aari ng mga Miguel kung ganoon ang asta ng boss niya. Tumingin siya sa paa niya habang suot ang sapatos na walang takong. Pwede pa naman ang sapatos niya. Di naman halata na pinutol ang heels noon. Gustuhin man yung tanggapin ang bigay ni LM. Parang hindi tama lalo pat at parang ginamit noon ang kapangyarihan ng pagiging Miguel para makabili siya ng ganoon. Hindi naman siya nanghihingi at hindi naman siya killjoy, kaya siya tumatanggi. Marunong naman siya mahiya kahit na mahirap siya at kahit sabihin na sa loob niya ay gusto niyang sapatos. Hindi pa rin niya iyon basta-basta matatanggap. Magkano po yan? Tanong niya sa lalaki na naghihintay pa rin. Saglit na nag-isip yun. Louis Vuitton red stiletto shoes, I think, more or less, $10,000. Ano yun? Ano? Gilalas? Natanong niya. Nasapon niya ang dibdib sa pagkabiglat ng laki ang mga mata niya. Mamamatay siya sa atake sa puso. Alam kaagad niya na ang 10,000 times 55 pesos ang palitan ng dollar is equals to 550,000 pesos.
Napaupo siya at dinampot ang baso ng distilled water sa mesa niya saka uminom. Papatayin ba siya ni Elam sa pagkabigla? Kahit yata buong buhay niya siya magtrabaho, ay hindi niya mababayaran ang pares ng sapatos na yun. Nakakagimbal ang presyo. House and lot na yun sa probinsya nila. Parang sa amon niya, eh baka barya lang ang halaga ng sapatos na yun. Akala mo kung makapagbigay, tumatay lang ng salapi. Namuo ang pawis niya sa noo. Iuwi mo na po yan, kuya. Hindi ko po matatanggap yan. Aniya, nasa ng kapal na mukha niya? Na sekretary lang siya ay dinaig pa niya ang chief executive ng kumpanya sa mahal ng sapatos niya. At bakit pati pula? Malamang, katerno ng uniform niyang pula ang pangitaas at itim na skirt. Buisit, mababalo siya ng tuluyan sa ugali ng amo niyang babaero. Kaya pala yung tip daw kagabi pang pakarwash ay pambili lang daw ng takong. Sira ulo talaga. Sino namang tao ang makakabili ng takong pero walang sapatos? Hindi ko po yan pwedeng ibalik, miss. Baka magwala si Sir LM sa mall. Mahirap na po. Wika nito at umiling pa. Nanggapin mo na, miss, kasi baka mawalan po ako ng trabaho. Sa kanya mo na lang po ibalik kung gusto mo. Sabi pa ng lalaki at may inilabas na resibo at ballpen. Pakisign sa receive. Parang awa mo na. Pakiusap niyo na bahagya pang lumamblam ang mga mata. Grabe. Takot ang lahat sa boss niya. Bakit siya hindi nakakaramdam ng takot sa lalaki na yun? Takot siya sa kagwapuhan, oo. Pero takot sa ugali? Hindi. Palibhasa ay hindi nakita ng mga ito ang side ng pagkaisip bata ng boss nila. Kaya siguro ganoon ang mga pagkanerbiyos sa mga empleyado. Hindi alam ng mga ito na pinagkakasya noon ang sarili sa ilalim ng mesa para makapagtago. Pero ano bang magagawa niya? Inabot na rin niya ang resibo at ang ballpen para pumirma. Siya na lang ang magsasauli noon kay LM. Ibigay na lang siguro noon sa ibang babae ang sapatos. Saka hindi bagay na ang sapatos na kalahating milyon ang halaga. Baka mamaya ay sapatos ang holdapin sa kanya at ultimo mga binti niya ay dalahin pa. Dalawa na nga lang ay mawawala pa. Ineko. Nakapangalumbaba siya pagkatalikod ng lalaki. Tinitigan niya ang paper bag at hindi pa rin siya makapaniwala na ang laman noon ay ganoon kamahal. Pwede na siyang holdapin noon kung sakali at hingin ang sapatos niya. Malalagay pa siya sa peligro dahil doon sa halaga ng sapatos na pakonsuelo sa kanya. Hindi naman sa ma-pride siya pero wala namang dahilan para bigyan siya ng ganoon ni LM. Di rin naman pwede na may gusto yun sa kanya. Kasi ang gaganda namang sobra ng mga nakikita niyang babaeng kasakasama ng damuho na yun. Baka minsan ay topakin lang talaga at namimigay basta ng kung ano maisipan. Palibhasa ubod ang yaman kaya walang pakialam sa pera ang lalaki. Sa isang banda ay mabait talaga yun kung iisipin. Pero hindi naman siya ganoon kagarapal na nilalang para tumanggap na lang ng kahit na nakakalula ng halaga. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po!